every month ka rin bang nagpabayad ng bills at ginagamit mo itong Gcash account? So, para less hassle at para maiwasan din ang maling pagtatype ng mga numbers or ng mga account numbers, ay pwede nating isave ang billers na yan para mas mapabilis ang pagbabayad ng ating bills at hindi na tayo palagi-laging magtatype ng mga details. So, kung interested ka, please keep on watching. Hello guys! Welcome sa ating channel! At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please click mo na po yung subscribe button and bell notification button para updated ka sa mga next videos na i-upload ko. Thank you! Kabayan! Kamusta? Kamusta po kayo? Hello po sa inyong lahat! Ayan! At lalo-lalo na sa mga mommies at sa mga kapwa ko OFW. Ayan! At alam ko ay meron tayo palaging monthly bills na binabayaran at kung ginagamit nyo ang inyong Gcash account ay meron akong tips dyan para mas mapabilis at mas maiiwasan natin na magkamaling mag-type ng mga numbers like ng mga account numbers kapag nagbabayad tayo ng bills. For example, ang palagi kong binabayaran is yung pag-ibig. So, monthly contribution sa pag-ibig. Ayan, pwede nating isave as a biller yan sa ating Gcash account. So, mag-i-screen record tayo mamaya para maipakita ko sa inyo kung paano mag-add ng billers sa ating Gcash account para nga hindi na tayo palaging mag-i-input or magta-type ng mga details. So, kung meron lang kailangang i-update ay pwede namang i-edit yan anytime. So, para sa akin ay napaka-useful ng feature na to na pwede kang makapag-save ng iyong favorite billers. Kaya naman naisipan kong i-share ito sa inyo para less hassle din sa inyo at para convenient din at maiwasan ngang magkamali. So tara, let's mag-screen record tayo at ipapakita ko na sa inyo kung paano tayo makapag-add ng billers sa ating Gcash account. So once nakalagin ka na sa iyong Gcash account ay pumunta ka sa Pay Bills. So ayan, ito po yung homepage na makikita mo kapag kinilik mo yung pay bills at meron ka ditong makikitang favorite billers. Ayan, save your favorite billers for easier access. And ikiklik natin itong add biller. Ayan, kasi nga mag-a-add tayo ng biller, yung palagi nating ginagamit. And intayin lang natin mag-processing. So medyo matagal siya ngayon. Ayan, and scroll down, hanapin nyo kung ano yung biller na isisave mo. For example, sa akin is yung pag-ibig nga. So, ayan. So, ang pipiliin ko is itong pag-ibig OFW. And itatype ko dito yung detail. So, for the sake of ng video na lang na to ay magtatype na lang ako ng details kunwari. So, example lang natin ito. For example is housing loan. And then, enter yung account number. Dapat correct account number ng inyong housing loan. For example lang po ito ha. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, ayan. Example. And then, payment option. For example, apply to amortization. And then, region, Philippines. And then, period from, for example, is February, ganyan, 2022, period 2, February, ganyan. And contact number, enter nyo yung contact number nyo, for example, 0919-234-5678. Ayan, and then optional naman yung email address, and then preferred biller name, type nyo dyan, for example, is housing loan, or housing loan na lang, for example, ang ating biller name. And nakalagay dito, remind me every. So, it's up to you kung tuwing kailan dapat i-remind. So, for example is every 18th of the month, i-remind kayo. Ayan. So, i-click natin itong next after nating ma-fill upan correctly itong mga details na kailangan. So, i-next natin yan. And then, i-verify mo kung tama ba itong iyong information na yan. And then, kapag tama lahat, i-click mo na itong save. So, once maklik mo yung save. So, ayan, meron kang marareceive na biller details successfully saved. You can now quickly pay the bill with the pre-filled details of the biller. So, i-close natin yan. And then, punta tayo dito sa homepage ng pay bills.
So kung makikita nyo, meron na siya, di ba? Housing loan, yung nilagay natin na preferred biller name, housing loan. So kung gusto mong makita yan, i-click mo lang yan. Kung halimbawa dumating na yung February at kailangan mong magbayad. So ayan, kailangan mo lang, kung gusto mo nang magbayad dito, i-click mo na yung pay bill. And then kung gusto mong i-update, click mo lang itong update sa baba. And kung gusto mong i-delete na ito, for example, na pay, fully paid mo na yung housing loan mo. So ayan, i-click mo lang yung delete kapag gusto mo siyang i-delete. So kapag magbabayad ka, ayan, pay bill lang. So direct na siyang mababawas at magpipay bills na siya sa iyong housing loan. And i-try natin na i-delete ito. For example, i-delete natin siya. Ayan, i-click natin yung delete. And ayan, do you want to remove this biller? Are you sure you want to remove this save biller? So, it's up to you kung gusto mo nang i-remove. So, ngayon hindi ko muna siya i-remove. And kung gusto pa nating mag-add, for example, meron tayong mga maraming bills na binabayaran. So, add mo lang yung biller, ganyan. Click mo lang siya and then pwede ka na ulit mag-add. Repeat mo lang yung process na ginawa mo kanina, nag-type ka ng mga information, tapos isave mo lang ulit. So, ganun lang po kadali kung papaano mag-save ng biller. So, itry natin itong i-delete. So, dahil example nga lang ito, itry natin siyang i-delete. So, i-click natin si delete and then remove. So, ayan, save biller successfully remove and i-close natin, check ulit natin ito. Ayan, makikita nyo wala na yung inyong sinave kasi nga dinilit natin yung sinave natin kanina. So, ganun lang po kadali kung paano mag-add ng billers sa ating GCash account. Next time na magpipay kayo ng bills ay hindi nyo na kailangan mag-input ng data. So, sana po ay nakatulong ang video na ito. At kung meron po kayong suggestion kung ano pong gusto nyong i-gawan ko ng video ay pwede nyo pong i-comment dyan sa baba at itatry ko pong gawa ng video para ma-share ko din po sa inyo. Thank you so much! Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please click mo na po yung subscribe button and bell notification button para updated ka sa mga next videos na i-upload ko. Thank you so much! Hanggang sa next video! Bye-bye!